Magandang umaga ulit sa inyo mga kapechay. Ayan, kasi pechay natin ito. Malalaki na, oh. Yung ating pechay. O, ipapakita ko sa inyo. Next week ay i-harvest na ito. Yung sa ating hydroponics. Pakita ko sa inyo ang isa. Ito. I-harvest na natin to sa next week. Ito. Kaya ngayon ay ako ay magpupunla na naman ng aking mga pechay. Kung dati ay nag-direct sowing tayo, sabi kasi nila, mas maganda raw yung magpunla tayo sa pating soil. So susubukan ko rin. Meron akong ganito, lalagyan ko ng pating soil ito, tapos magpupunla ako ng pechay. At ito yung aking pechay. Then, ito naman yung lalagyan ko. Tatakpan ko to pagka nalagyan na ng aking mga pating soil. So, start na tayo. Ito, meron akong pating soil dito. Ito. So, lalagyan ko siya. Tamahan niyo ako para at least makita ninyo. So, ganito lang yan. Lalagyan natin ng pating soil. Isa. Hindi naman kailangan puno, ano? Kasi pagpupunlaan lang naman natin. Kagaya ng dati, pagkatapos ay tatakpan ko siya para mas mabilis siyang umusbong. So, ganito. Ito. Lalagyan lang natin ito. Sabi nila, mas malusog daw yung ating mga pechay pag ganito. Try din natin kasi hindi naman tayo expert, no? Mas maganda yung nakikinig din tayo paminsan-minsan sa mga talagang marunong na. Eto na guys, yung nalagyan natin ng pating soil o lupa, tatanim na tayo ng ating pechay. So, yan. Lalagyan na tayo ng mga buto. Ito na yung ating buto. Ang gagawin ko, ilalagyan ko siguro mga 2 o 3 piraso sa bawat butas. Tapos pipiliin ko na lang yung malulusog pagka umusbong na siya. So ito guys, na puno na, no? Nalagyan ko na itong first batch. Ang gagawin ko ay lalagyan ko lang siya ng konti lang na para matakpan lang siya. Konting lupa ulit para matakpan lang yung ating mga buto. Yan yung ating first batch. Siyempre, lalagay ko dito sa loob ang ating lalagyanan. Dito sa ating styro.
Yan, ito. Bababa ito. Then, ilalagay ko dito sa loob ng ating styro. So, ganun lang yung proseso, mga kapartners. Ito. Tapos, isprayan ko siya ng tubig. Ito ay tubig na dechlorinized na to. Lalagay natin dito. So, bali ang pagdidilig nito, umaga hapon lang hanggang umusbong siya. So, ganun lang yon proseso nito, pabalik-balik. Tapos, tatakpan ko, pag umusbong na, saka ko ililipat sa ating mga sponge para ilipat sa kanyang bahay dito sa hydroponic boxes natin. Kasi next week ay mag-harvest na ako. So, kailangan ulit. Kasi ito naman ay pang-consumo namin. Bali, ang ating mga pechay ay hindi sabay-sabay. Dahil binigyan ko siya ng interval kasi pang-consumo lang namin. At saka siyempre, yung iba siguro para sa ating mga kaibigan. So, ito yung mauunang ma-harvest. Tapos, pangalawa, unti-unti na ma-harvest yan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan yung ating mga pechay. So, bali, ito magkakasunod dyan. Ito yung unang maha-harvest ang ating pechay. Ayan. Tapos yan. Kasi syempre, pang-consumo nga. Hindi naman pwedeng sabay-sabay dahil hindi naman namin mauubos. Dadalawa lang kami. Ayan, ganyan kalulusog ang ating mga pechay sa hydroponics. Ayan. Maraming salamat. At sana may natutuhan ulit kayo, matutunan. Ito na yung ating mga naipunla. So, tatakpan na lang natin yan. Pauusbungin. Pagka nakaharvest tayo, magtimpla ulit tayo ng ating mga hydroponics nutrient solutions. Then, meron na naman tayong hihintayin bago. So, ayan. Maraming salamat. Paalam. Magandang araw. God bless.